Kumusta kayo at welcome back ulit sa channel ko. Ngayong araw na to, nandito tayo sa bahay, mga otits. Dahil nag-uulan-ulan, laging masama ang panahon, nagbabadya ang panahon, laging madilim ang kalangitan. Kaya yon mga tito, stay put muna tayo dito sa bahay. Pero sa mga nag-PM po dyan, sa mga bagong subscriber po natin, paki-PM nyo na lang po, mga otits, si Capitenius Crayfish about doon sa 500 per pair ng crayfish. Dahil pumutok nga yung video natin doon sa crayfish at sa model na fishkeeper, marami nag-PM sa akin. Hindi na po ako nagbebenta ng crayfish, mga otits, dahil nagpaparami pa tayo ulit. I-PM nyo na lang si Capitenius Crayfish. Ayaw, mga otits, wala tayong binibenta ng crayfish, pero may binibenta tayong Titonomics fish food. Ayan, gawa sa gulay, live foods, at mga singretong sangkap. Bagay na bagay ito para mabilis lumaki yung mga craylings nyo at healthy lagi yung mga breeders nyo. Ayan, PM nyo lang si Capitenius Crayfish dahil meron siya binibenta ng wild sale na crayfish. 350 per pair ng crayfish na ngayon, grabe. Ayan, mga otits, PM nyo lang siya. Nasa video naman yung ano niya, yung Facebook niya, kaya makikita nyo yun. So, marami lang naligaw sa aking nag-PM, mga otits. Ayan, kaya sinabi ko sa video. So, meron tayo ditong available, mga otits, baby giant. So, pa junior size to. Pero tignan nyo yung size niya, halos kalahati siya ng beta tank natin. At sobrang ganda ng color distribution na ito, mga otits. Ayan, oh. Ito, ha, mga tito. Ano to? Pamangkin na to ni Borno, kaya sure na maganda bloodline nito. Ito, available sa atin to, mga otits. Meron pa tayo dito, mga otits, isa pang junior size, no? Na beta. Ayan, sobrang ganda rin ang color distribution nito. Sa mga magtatanong po muna sa mga misis nila, can ship nation wife tayo? So, sa mga hindi papayagan dyan ang misis nila, pwede natin pa ship yung misis nyo. Charot! Yari tayo dyan. So, ayan, mga tito, available sa atin yan. PM lang kayo, message nyo lang ako, nasa comment section yung Facebook natin. Can ship nationwide tayo, san mang sulok ng Pilipinas, mapapaship natin yan, mga otits. Syempre, hindi papahuli, meron pa tayong isang pambardagulan dito. Sobrang ganda rin ang color distribution nito, mga otits. Sabog kung sabog, ayan, no? Tignan nyo naman. So, ayan. Bali, ano natin to, yellow base na multi natin to, mga otits. Ayan, no? Sobrang ganda nyan, mga tito. Grabe. Pero ito, medyo mas maliit to ng konti sa dalawang nauna. Ayan, mga 1.7 inches ata to. Mula head hanggang pendankle. Di kasama tail. Ayan. Ayan siya. So, alam nyo na, mga otits, para may panggala naman tayo dyan. Kung gusto nyo naman ng dilaw, mga otits, mga dilawan, lalaban tayo dyan. Meron tayo mga dilawan dito, mga tito. Ito, malaki-laki rin to. Ayan, oh. So, ito, mga baby giant natin to, mga tito. Ito yung last vlog natin, nasabi natin, medyo palalakiin natin. At ito na sila, malalaki. Available na po silang lahat, mga tito. Ayan, malalaki na. Nagbabadya na naman yung masamang panahon, grabe. Ang dilim ng kalangitan. Dahil sa paiba-ibang panahon, mga otits, ayan, ulan-araw, tapos araw-ulan, ayan, tignan nyo, mga otits, clump na clump yung beta natin. Ayan siya, oh. Kawawa naman, oh. Kahapon, mga otits, okay pa to, eh, oh. Pero tignan mo naman siya ngayon. Nakabaliktad na siya. Grabe, nakakaawa yung beta natin, mga otits. Siyempre, inalagaan natin to simula pagkabata niya, tapos ginrumpa natin siya. Tapos tignan nyo naman, mga otits, oh. Kahapon lumalangoy pa to ng maayos, pero ngayon nakabaliktad na. Tignan nyo naman, dikit na yung dorsal niya, tapos yung buntot niya, wala na. Wala na to, mga otits, parang hindi natin alam kung magsusurvive pa to, eh. Sayang pa naman to, yellow base na multi to, eh. Kahapon okay pa to, eh. Grabe, ang lungkot niya, oh. Tumitingala na, oh. Grabe. Hindi na maayos yung langoy niya, mga tito. Grabe ka-clump.
kakambal na ata to mga otits, no, ng pagiging fish keeper at breeder natin. Alam niyo yung ano, nag-breed tayo ng beta, no, tapos yung mga kasama natin sa bahay, sasabihan natin yan. Oy, walang lalapit dyan, baka mabulabog, baka masagi, walang magbubukas ng binibreed ko dyan. Baka mamaya hindi mag-success dyan. Pero ikaw naman, syempre, hindi mo sinisilip, di ba? Kinabukasan, pagtingin mo, uy, may itlog na, tanggal na si female, no? Tapos hindi mo pa rin sinisilip ng ilang araw, uy, may fry na. So, syempre, nagtyaga kayo hindi silip-silipin yung male kasi baka kainin yung mga itlog. E di may fry na ngayon, mga otits, no? Tapos, lumagpas na yung 10 days, yung critical stage ng beta fry. Medyo kumakain-kain na rin ng matindi yung iba, lumalaki-laki na rin, no? Tapos isang buwan na, uy, lumalaki na yung dating galisa, kakuto na ngayon. After mga 2 months, mga otis, syempre nakakapag-select ka na ng mga pwede mong pangsabak sa show, no? Eto na matindi, 3 months na, regular size na, pa-regular size na sila. Eto ang matindi sa lahat, mga otis. Biglang magka-clump yung beta mo, no? Kung ano pa yung, ano mo, yung gusto mong isabak sa show, yung pa yung nagka-clump, di ba, mga tito? Ito ang matindi dyan, mga tito, di ba? Yung tipong kaya tayo nag-alaga ng beta para mawala yung stress natin. Tapos pag nakakasakit naman sila, nai-stress naman tayo, di ba? Tayo yung nai-stress. Pero, yun, enjoy lang yung hobby, mga tito. Pero alam ko, nararamdaman nyo, nararamdaman ko. Kukuha tayo ng tubig dito, mga otits, para ipakain sa beta natin. Tingnan natin kung anong magiging reaksyon niya kapag pinakain natin siya. Kung kakain ba siya o hindi. So, ito nga pala yung tubig natin. Tingnan nyo, may air pump na, may pumapatak pa na tubig. Sinisigurado natin na sobrang linis ng tubig natin kasi ito yung hihalo natin sa Titonomics fish food natin, mga otits. Ayan, isa sa mga live foods na hinahalo natin. Konti lang yung hinahalo natin tubig kasi may iba pa tayong hinahalong live foods. Life is all about balance nga, ika nga, diba mga otits? Kaya kung may halo tayong tubig at mga iba pang live foods, so kailangan balancing-balance lang ang protina. Kaya konti lang yung hihalo natin. So ayan lang yung ihalo natin tubig at kailangan to maging malinis for 1 week. Yan, ano na rin natin to, na-treat na rin natin to. So, kailangan natin tong matreat bago natin gawing fish food, bago natin ihalo sa fish food natin. Yan, mga tito. Sobrang linis nyan. Tubi Pex, pangalo sa Titonomics fish food. Pakain tayo ng tubi, mga otits. Lagyan natin siya ng konting tubi. Eto na siya, mga otits, nakadapa na. Tapos, yung mga Tubi Pex dun, oh. Hindi niya kinakain. Ay grabe, iba na talaga to. Ayan yung tubi, oh. Hindi normal na behavior yan ng beta, mga otits. Dapat sinasagpang niya na yung mga bulate na yan. Tignan nyo, gustong-gusto niya ma-flare. Kaya lang, hindi niya kaya. Ayan, tignan nyo naman, tinanggal na natin yung harang. Ito may harang. Ayan, tignan nyo, nagpe-flare siya dun sa kabila, oh. Ayan, oh. Ito yung beta natin na may sakit. Grabe, nakakaawa. Available nga pala itong beta natin. 3:58 na ng Friday, mga otits, July 21. So, wala na tayong ibang gagamitin dyan, mga otits, kundi Miracle Potion. So, for grooming, breeding, at syempre, pang-maintenance dahil no overdose to. So, patakan na natin to, mga otits, itong beta natin, bago pa mahuli ang lahat. Patakan natin siya, mga otits, mga 10 agad. Ang Miracle Potion natin, mga otits, hindi lang siya pampagaling ng sakit. Yan, no overdose to. So, pwede rin to, mga otits, kung gusto nyo magpakulay ng mga beta nyo. So, marami tayong available na multicolor ngayon, mga tito, dito sa beta tank na to. At yun, i-update ko kayo ng mga available natin na multicolor na napakulay ng ating Miracle Potion. Sabi nila, mga multicolor makukunat, pero dahil sa ating Miracle Potion, tignan nyo kung gaano kakukulay yung mga multicolor natin. Ito naman, mga otits, regular size lang to. May kaliitan pa to, mga tito. Pinapalaki pa natin to. So, ito, multicolor din natin to. Yan, na giant line, pero medyo pinapalaki pa nga natin. At ang isang to, medyo short body siya, oh, kung mapapansin nyo. Kaya ito, medyo mura lang natin ibebenta to compare sa mga napalaki talaga natin. Ito, meron pa tayo ditong isa, mga otits, na binebenta. Breeding materials lang to. Ayan. So, yan, pag nakindatan kayo, mga otits, message nyo lang ako, nasa Facebook natin, comment section natin. Yan, PM nyo lang ako dyan, ayan, oh.
Ganda ng mga kulay niyan, alagang-alagang miracle potion 'yan. So ito naman, medyo malaki-laki na 'to ng konti. Yan, medyo lagpas ng konti lang sa regular size 'to, siguro mga 1.6 or 1.7 inches 'to mula head hanggang penduncle. Ayan. So napakaganda rin ng kanyang kulay. Ito, pinakamatindi sa lahat, mga otits. Meron tayong medyo napalaki ng konti na ano, na neon. So ayan siya, oh. Sobrang laki din nito, mga tito, sa personal. Ayan, kaya kung makikindatan kayo nito at gusto nyong mag-breed ng neon, ayan, para sa inyo talaga to. I-message nyo na ako, mga otits, para may panggala tayo. Sobrang tindi nito kasi green yung mata nito, mga tito. Very rare to. Kaya kung makikindatan kayo nito, kinship nation wife tayo. Ang maling paniniwala ng iilan, mga otits, mahirap talagang pakulayan yung mga multicolor na beta. Oo, mahirap talaga. Pero, syempre, kailangan pag nag-breed tayo ng beta is quality bloodline talaga, mga tito. Diba? Para quality talaga yung lalabas sa mga anak nila. Trust the genes, ika nga sabi nila. Pero kung gusto nyong mabilisang kumulay yung mga beta nyo, gamitan nyo ng ating Miracle Potion. For grooming, breeding, at syempre pang maintenance, no overdose to, mga otits. Kaya yung mga multi natin ditong mga alaga, mabibilis kumulay dahil sa Miracle Potion. So sa breeding pa lang, ginagamitan na natin sila ng Miracle Potion, nagpapatak na tayo sa breeding. Kaya yung mga fry natin, nakakatikim na agad ng enhancer. So ayan, yung Miracle Potion natin, yan. Available din sa Shopee natin, mga otits, kaya check out na kayo, Miracle Potion. Update natin, mga otits, kung clump pa rin siya. Ayan, alas 5 na. Medyo bumubuka-buka na siya, mga otits. Ayan na siya, mga tito, umu-okay-okay na po siya. Pero nakatiwarik pa rin. Pero at least, di ba? Umu-okay na. So after ilang oras, mga otits, eto na siya. Pero hindi pa rin siya ganon. Hindi pa rin siya ganun ka... ano? Kagaling. Pero at least, di ba? Ayan na siya. Ayan na siya. Okay na siya, mga otits. Ayan. Nakakatuwa. Sarap sa pakiramdam. Ayan, mga otits. Pero nag-off pa rin siya, oh. Nag-off pa rin yung player niya. Yun, naiembang na naman. Naiembang na naman. Okay. Takpo muna natin. May stress na to. Wait lang. Hindi pa siya ganun ka, ano. Pero at least, di ba? Medyo umayos-ayos na siya. So, ayan, mga otits, ang ating maiwagang plastic. Magbabalot na tayo ng mga beta fish dahil may order sa atin si Sir Chabit. So, ka-otit natin siya. Subscriber natin siya. Order siya ng mga multicolor. Pero yung mga pinakita ko sa inyong mga multicolor sa video na to, available po lahat yon, mga otits. Pero magbabalot tayo, medyo marami-rami to, mga otits, nung babalot natin. So papaship natin to sa Bataan. Pisa lahat, maraming salamat, mga otits. Kita-kita sa susunod na vlog. Sure, baka naman. Balutan time!